ang anumang hirap. Sabi ng mag-asawa, papayuhan nila ang kanilang mga anak na huwag magpaharami, katulad ng ginawa nila. Sabi ko sa kanila, huwag na nila akong gagayahin. Kung sakali mang gagayahin nila ako, kailangan na meron silang tinatawag na mga kakayanan na makabuhay. Justine Santos, News 5. 17. Yan, idol si tatay. Nakalimutan siguro ni Pastor. Pastor pala yan eh. Mm. Na meron din po tayong tinatawag na ikangay, abstinence, sir. Nakalimutan yata ni Pastor. Yeah. Na pag hindi po safe si Mrs., eh medyo layo-layo muna kayo. Eh may magagawa ba yung abstinence yan pag kumalabit na si darling? Pwede naman sabihin na wala na ako ipapakain dyan. Napakarami na natin, anak. Eh, paano pag nadadala kasi ng... sabi, ika nga ng obispo. Magpakahayo kayo, humayo kayo at magpakarami, di ba? Noong panahon yun. Noong panahon. Ang dumami. Hindi na pwede nga magpakarami kayo. Di, alam mo, para walang... Punong-puno ng mundo. Ika nga ng isang kolumnista, para walang debate. Ang ipamigay na lang nila, the best birth control pill of all time. Sleeping pills, pare. Tulog kayo lahat. Di ba? Para wala pang moral issue dyan. Di ba? Tulog kayo lahat. Pwede. Tulog lahat. Kung may umangal pa dyan, ewan ko na lang. Okay. Paggalit si Junjun, matulog ka na lang. Tulog. Tama. Naghain ng six-point agenda si DILG Acting Secretary. May acting talaga, no? Jesse Robledo kay Pangulo Aquino para tuluyan na masog po ang operasyon ng weteng sa bansa, lalo na sa mga probinsya. Pero paglilinaw ni Robledo, hindi pa raw ito kompleto. Alamin kung ano-ano yan sa report ni Gerard de la Peña. Nasa kamay na ngayon ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga hakbang na naglalayong sugpuin ng weteng sa bansa. Hindi pa man natatapos ang talakayan sa kamara, nagpresenta na si DILG Secretary Jesse Robredo ng 6 na puntong agenda para masugpo ang weteng, pati na ang mga operator nito sa mga probinsya. Si Presidente gusto na rin tuldukan eh. Kaya pinag-usapan po. Sabi ni Robredo, noong Biyernes pa raw ito na isumite sa Pangulo, pero hindi pa raw ito kompleto. Kailangan pa raw kasing marinig ang panig ng Philippine Charity Sweepstakes, Department of Social Welfare and Development, Bureau of Internal Revenue at iba pang ahensya ng pamahalaan tungkol sa panukala. Ang BIR, hindi pa man nakikita ang programa, ay handa na magbigay ng kanilang suggestion para lalong maisulong ang programa. Ang issue lang naman for BIR is ganito eh. Kung may kumikita, dapat may nagre-report niyan, no? Tapos may nagbabayad ho ng buwis. Yun lang naman yung issue as far as we're concerned. Hindi naman kami concerned kung tungkol sa legality, illegality nun huwete. May panukala rin daw na gamitin ang programa ng DSWD para makumbinsi ang mga kobrador ng weteng na humanap na lang ng ibang mapapagkakakitaan. Ang isa sa mga isinagawa namin ay tulungan ang mga pamilya na sabihin na nating kumikita or nakasalalay ang kanilang kabuhayan sa pagkukubra or pagiging kobrador. So alam ko na maraming pwedeng gawing tulong. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng Malacanang tungkol sa issue. Pero sa ngayon ay pinag-aaralan pa raw ito ng Pangulo. Gerard de la Peña, News 5. Yun. Abay, maganda yung panukala na yan. Sana nga, dahil ilang pangulo na sumubok dyan na ipasara yung weteng na yan, subalit hindi maipasara-sara. Mm. Tignan nga natin ngayon dito kay Pinoy. Mm. Maganda pag-usapan din siguro na magandang issue yung banking secrecy laws kasi. Yan. No? Pag binasa mo, some are smarter than others ni Manapat, yun ang pinaka-frustrating na part doon. No? Mm. Kunyari, kinukuha nila yung pera ng mga Marcoses kunyari sa Switzerland. Mm. Hirap na hirap sila. Mm-hmm. Napaka-occult ng banking secrecy laws ng mga Swiso. Mm. Na yun, na-frustrate na lang sila. Nang mamatay ka na lang, di mo pa nakakuha pera mo. Wala. Talaga, designed for ano yan. So, parang yun. That's what they're famous for. Correct. That's kaya nga yung mga diktador, yung mga terorista, doon nagtatago lahat ng mga ano. Drogista. Ibang senador natin, nung sismis daw, doon nagdala ng... Ganon? Maganda yan. Iba pa yung mga Cayman Island, iba pa yun. Iba na yung laws, pero medyo similar. Tax yun eh. Tax. Ito talaga yung mga... Kung gusto mong wag na makita ng ibang tao yung kayamanan, doon na lang. Dalhin mo sa... Ang masarap doon, habang tine-check mo yung pera mo, bahayin ka ng Swiss chocolate, di ba? Kondo. Tsaka cheese. Yan, correct. Oh, pero yung ano na yan, yung weteng na yan, pag talagang seryoso si si Pinoy, no? Tapos si Robredo. Acting Secretary Robredo.
marami mamatay, pare. Bakit? Bakit? Eh, siyempre, interest pera-pera yan eh. Mm-hmm. Marami mga debate ang tinan mo sa Mexico, yung war against drug cartels. Drugs, no? Mm-hmm. Mas malakas pa sila sa gobyerno, pare. Oo. So, ganun din ang mangyayari dito sa wedding na to. So, habang wala pa namamatay, eh walang pagbabago na mangyayari. Mm-hmm. May issue dyan ngayon sa privacy. Mm-hmm. Bang, parang, saan nagtatapos ang karapatan ng gobyerno, silipin yung ano mo. Kasi problema rito, eh, maaling magamit sa maling paraan. Mm-hmm. Kung gusto kong abusuhin ng mga tao sa gobyerno na, kunyari si Erwin, parang masyadong maraming pera itong mamang to, silipin nga natin. Mm-hmm. Yan, pwede na lang gawin yan anytime. Mm-hmm. Paano kala? Mm-hmm. Kasi ngayon, nasa state pa rin tayo na magpapaalam ka muna rin sa tao bago nila masilip yung pera mo. So wala rin pala yung wala magawa ang AMLA. Na naman. Yung gagawa mo rin, paalam pa sa'yo. Pero hindi lang sa wedding yung ano, yung pinaka, alam mo, pinaka-legal na paraan para magtago ng pera. Pumunta ka na kasino. Kung narin, nagsugal ka. Ngayon lang, sugal ka lang sugal. Paano kung natalo mo lahat? Paano kung natalo? Pumunta ka na. Hindi, kunwari lang, sugal ka, pwede ka magsugal. Papalitan mo rin ng chips yung pera mo. Ganun din sa sabong. Kaya marami akong politiko na nakikita sa... Oo, marami mga politiko na hindi naman ganun kayaman, naging congressman lang, ay papunta-punta ng sabungan para lang ma-justify na dun sa umaman sa sabong. Or last week, no, nabasa ko sa Jaryo, bumibili raw sila ng art sa bay auction nila sa Singapore. Pwede. So, di lang yun, napagkitaan pa nila. Oh. Kasi ibig sabihin, pag nagsugal ako, tax-free. Oh, pare. Hindi na ako bubuhay sa gobyerno. Hindi. Kung manalang sabihin natin, manalo ka ng 5 million. Hindi naman so, chips lang. Kumbaga yung pera mo, nasa anyo lang ng chips. Kunwari, nagsusugal ka, pero hindi ka nagsusugal. Papalitan mo lang. Diba? Yun, yun ang style, pare. Hindi lang ginagawa sa Pilipinas yun. Kundi sa ibang bansa. So, nga naman, ano? Sa Macau. Kasi pwede mo sabihin, natalo ako, di ba? Oo. Natalo ako, paano niyo ako bubuhisan? Oo, di ba? Oh, maganda. Natalo ako sa pagkor o sa sabong. Galing mo talaga, Mart. Paano mo naisip yung mga bagay na yan? Hindi, nabasa ko yan. Yan, ang natutunan sa Harvard. Sa Melbourne pa, nabasa ko sa Payaga. Meron doon mayor doon ng City of Geelong. Pero sa dulo, nahuli din siya. Ninanakaw niya yung kaba ng bayan. Tapos? Dinadala niya doon sa Crown Casino. Tapos kunwari, sinusugal niya. Ayun. So, habang nagsusugal, di siyempre natalo. Tapos si Kalaunan, nahuli siya. Nakulong. Pero ano muna na yung asawa niya iniwanan siya na kumbaga nasa Europa na ito yung asawa niya. Huwag masyadong ikwento na ayos na yun. Okay, hindi ba hindi ba no? Hindi na ba uso yung tinatago na lang sa bayong at nilalagay sa ilalim ng lupa? Yung bayong pag-usapan. Hindi, hahanapin ka pare. Hahanapin sa'yo ng gobyerno. Pero dito sa kasino tapos palitrato ka pa ngayon. Pag nakuna ka ng camera sa kasino, medyo kumakaway-kaway ka pa. Hindi lang yun. Di kung ayaw mo na may mga sis, punta ka ng sabungan. Sabungan, di totoo. Kahit ang dami-dami sabungan. Buong Pilipinas. Sabihin mo, nagtapatalo ka na 1 million, isang bitaw. Oo, yun. Di kaya bumili ka ng mga painting. Kaya po, sa mga mayayaman, alam niyo na hong, Juan, yan po ang samutsaring opinion ni Ginong Andanar. Paano kayo yayaman palalo? Pasalamatan niyo po si Martin Andanar. At kung halimbawa, mas dumami pa ang pera ninyo at hindi niyo alam at nagsawa na kayo sa kasino at sabungan. Alipa. Tumakbo kayo ng, ano, ng pwesto ngayon barangay. Balatuhan nyo na lang ako. Hindi, tumakbo kayo ng barangay, tumakbo kayo ng Senado, o Congress, o doon. I-money launder nyo yung pera nyo doon. Iikot pa pera mo nun. Oo, kung parang tumatakbo. Ay, ganun ang ginagawa ng ibang politiko, di ba? Iba nga. Sige, babasa mo na. Napakahusay mo. Gobernador na lang iba, di ba? Galing ano yan, Cambridge. Habang tuloy sa pagtanggap ng suporta ang law student na naputula ng dalawang paa dahil sa bar exam blast, umusad na rin ang investigasyon ng Korte Suprema sa insidente. Sa ngayon, may mga suspect na raw sila at mga tinitinang motibo sa pagpapasabog. Narito ang report ni Fritzy Cabial. Sorpresang dumating sa Philippine General Hospital si Manila Mayor Alfredo Lim. Yan ay para bisitahin ang law student na si Raisa Laurel na naputulan ng mga bindi dahil sa bar exams blast. Pero bukod dyan, gusto ni Mayor Lim na personal na ibigay sa dalaga ang regalong wheelchair. Napakahirap sa isang pasyente na maghapon nakahiga ka sa kama. Baka she wants to stroll around along the corridors of the hospital, magagamit yung wheelchair. Bukod sa wheelchair, wala na rin po problemahin si Raisa sa kanyang pag-aaral. Isa kasing full scholarship grant ang ibinigay ng Cagayan de Oro City Congressman Rufus Rodriguez. Kwento ng kongresista, hanga siya sa determinasyon ni Raisa na makatapos at ipagpatuloy.